So last time we finished discussing about motors, yung load calculations for motors, and also for yung ano, yung ranges. No? For this evening, medyo late na yung evening natin, we will be discussing about wire ampacity. No? I-review mo natin konti yung ating mga ano, doon, mga tables. No? For this one, the adjustment factor. So this is the the adjustment factor, if a certain raceway meron siyang more than 3 current carrying conductors, no? So kapag magpasa ng 3, so meron na yung iba't ibang ano, demand factor or derating factor na gagamitin, no? So like for this one, sa first row, 46-80%, 7-9-70%, 10-20-50%, 21-30, 45%, 30-40 will be 40%, and 41 above, 35%. Tapos ito naman yung for ating, for our, done. Temperature, no? When it comes to the effects of temperature, no? The ambient temperature is based on 30 degrees Celsius, which is the normal room temperature. So, itong 60, 75, tapos 90, so this will depend on the type of insulation. No? Kunyari, 60 degrees, so that will be TW, no? Yung mga wires na walang edge. No? If 75 degrees Celsius, that will be THWN or THW. Then, if that is 90 degrees Celsius, so that will be the THHN, no? Yung double edge, ang kanyang, ano, kanyang kasama sa kanyang insulation naming. No? Okay? So, ito yung, kunyari, nagpunta siya ng 21 degrees to 25. So, tapos THHN siya. So, 90 degrees. So, ito yung i-multiply mo sa kanyang ampacity. At, so, ito yung gamitin yung ating table. No? So, ito. No? This is the steps. No? So, we need to find the wire's opacity based on the table 3.10.2.6. Then, we will apply the applicable adjustment factors. And apply the applicable correction factor. So this, the correction factor is this one, no? Based on the ambient temperature. Okay? So example natin. So ito, 22 square mm THWN, not more than 3 current carrying conductor in a raceway at 30 degrees Celsius. No, if you have your table, no? Table nyo lang ano, ang Philippine Electrical Code na table. So, hanapin nyo muna doon sa 3.10 na table for the wire ampacity. Kung ano yung ampacity ng 22 square mm na THWN. Yan. So, pakilagay po sa chat if nahanap nyo po sa table if ano yung ampacity ng THWN. Ano yung ampacity for 22 square mm na THWN sa based on sa table natin sa Philippine Electrical Code? And kung ano yung nasa chat. Okay, so i-show lang natin dito yung table. So that is for 22 square mm THWN. So, ang gagamitin nyo po na table is ito. 3.10.2.6. Now, this is
for the ampacity of wires in yung not more than 3 raceways on a 3 conductors on a raceway buried or no nakaano siya nakalagay sa isang conduit, no? So, tinapos ito yung table natin. Iba yung dito ampacity. So, yan. Share ko to. Ang hinahanap natin is 22 square mm THWN copper, no? Sabi natin copper kasi nakalagay itong, kaya pala hindi hinahanap kasi nakalagay kung copper ba siya. Okay, so dito tayo. Yan. So 2.16B. Yan. So THWN, ito, yung wire natin. Type of wire based on the insulation, tapos 22 square mm, so that is 85, no? Ang kanyang ampacity is 85. Yan. So 85 ang kanyang ampacity. This is for 22 square mm. So ang, this is at 85 amperes at 75 degrees Celsius. Nakalagay dito not more than 3 current carrying conductor. So we could not apply yung table for the to adjustment factor, no? So hindi natin nalagyan siya ng derating factor, no? Kasi it is already 100% kasi hindi naman siya lumagpas ng tatlo. So dito tayo ngayon sa ating ambient temperature. The temperature is 30 degrees Celsius, no? 30 degrees Celsius. So dito tayo. So your multiplier or your derating factor will be 1. So yung 85, so yung 85 amperes, i-multiply mo yan ng 1. So that is equal to 85 amperes. Pero ngayon, yung 85 amperes mo is at 30 degrees Celsius. So ang tamang sagot dito is letter D. So, kapag na-apply mo na yung mga factors, then yun na. Yung ano, tama na yung ano, answer mo. The complete ampacity of the wire given its ampacity, tapos considering the temperature and the number of wires inside a conduit. Okay? Next, ito tayo. So again, 22 square mm THWN. Not more than 3 current carrying conductors in a raceway at 25. So, dito naman 25 degrees Celsius. Okay? So, itry nyo kung ano yung sagot nito. 25 degrees Celsius. Kanina 30 degrees. Ngayon naman is 25 degrees. Okay. So, siguro kaya to ng ano. Tingin ang table. So, 3 minutes. Yan. So the ampacity of the ampacity sa 22 square mm THWN. So kunin natin to, this is copper. So 85, no? For what? 85 degrees Celsius at 85 amperes pala, no? At 75 degrees Celsius. Okay. So pakilagay niyo ang answer niyo sa ating chat.
Okay, so para dito, so 85 amperes at 75 degrees Celsius. Yung ating ano po, yung ating dito sa adjustment factor, wala kasi hindi naman siya lumagpas ng tatlo. No? Hindi siya naging apat na wire in a conduit. Dito tayo sa ating temperature, so that is 25 degrees Celsius, 75 degrees, so yung ating factor is 1.05. Itong ating 85 amperes, so we multiply that one by 1.05, that will now be our ampacity. 85 times 1.05 is equal to 89.25. So 89.25 amperes. This is letter C. Okay. Next. So find the opacity of a 22 square mm. Ganun pa rin na wire. Pero ngayon naman at 45 degrees Celsius. Yan. Okay, ano ba? Okay na ba sa side nyo? Tinaw na ba? Pero siguro ng ano, problema yung ating connection. Okay, confirm na po dun sa may sa mga walang problema po sa ating audio. Pag-confirm po if malinaw ba? Pati sa video. Kumagalaw ba yung ating ano, screen? Ha? Just a sign nyo. Then mangyayari sa ating audio. Yan po, malinaw na po ba? Yan. Malinaw na po ba yung ating audio? Kanina 25. So, dito tayo pala. 45. Yan. So, yan yung muna yung napin nyo, no? For the ampacity of 22 square mm, PHW in copper at 45 degrees Celsius. When it comes to the table, so yung table ko is, nasend ko na po sa ating, ano, group chat, no? Tagalaga na yun. So, i-check nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung table 3.10.2.6b. Yung table para sa ampacity of wires. Not more than 3 current carrying conductors in
raceway or buried. Yes. Pero ito, this is automatically 85 na, no? 85 amperes natin capacity nito at 75 degrees Celsius, no? Yan. Pero this is 45. So kung 45 dito tayo ng table, 45 dito 'yan magpo-fall. Yan, no? So 0.82 yung ating derating factor. So yung 85 amperes, i-multiply pa natin yan ng 0.82. So this would be equal to 85 times 0.82. This is equal to 69.7. 69.7 amperes at 45 degrees Celsius. So, ang tamang sagot dito is letter A. Yan. Okay? Next, dito tayo. Ito naman. So, 22 square mm na THWN at THWN for 5 current carrying conductor in a raceway at 25 degrees Celsius. So, ngayon, 5 na yung conductors natin. So, magagamit natin yung adjustment factor. Tapos, at 25 degrees Celsius ang kanyang temperature. Yes po, yung table po na part 1. Yan po yung gagamitin ko para po dito. Yung sinend ko po sa ano, ating GC. Okay, no? So yan po yung ating question. So meron tayong 22 square mm THWN for 5 current carrying conductors and a raceway at 25 degrees Celsius, no? So based po sa table natin, no? So this is kanina pa natin to kinukuha yung ampacity, that is 85 amperes at 75 degrees Celsius. Ang i-take note natin dito, unlike sa ating mga previous example, this is 5 current carrying conductors. So, magagamit natin yung adjustment dito. Yan. So, 5 current carrying conductors. So, that is 4 to 6. So, the adjustment factor will be 80. No, 80%. Automatic. Yung ating 85 dito, 85 amperes. So, meron na yung times 80% or 0.8. Considering again the ano temperature na naman ngayon, so 25 degrees, so balik tayo sa adjustment factor when it comes to ambient temperature. So 25 degrees, so that is 1.05. So multiply din natin to ng 1.05. Yan yung ating ampacity sa condition na 5 na conductor at 25 degrees Celsius. Okay? So, gumit tayo dito ng kalkyo. We have 85 times 0.8 times 1.05. Yan. That is equal to 71.4. So, 71.4 amperes at 25 degrees Celsius. So, the correct answer nito is letter A. Okay, next, yan. So, the opacity of a 2.0 square mm THW conductor when there are 6 conductors in a conduit and the temperature is 30 degrees Celsius would be blank amperes. Yan. So, 2.0 square mm,
meron kang anim na conductor na nasa conduit. Tapos, yung kanyang temperature is 30 degrees Celsius. So, ano daw yung kanyang ampacity? Okay? So, ngayon. So, try this, no? Try this one. I-answer nyo muna to. Puro 3 minutes for you to answer. Okay, so yung audio po is nasa ating group chat po, no? Sinend ko na po ito matagal na, no? So, ito na lang gawin natin. Mamaya isasend ko ulit after our discussion yung ating table. Tapos, nasa Google Classroom din yung ating table, no? Table, APEC Part 1 table. Nandun din sa ating, ano, Google Classroom. Okay? So, dito tayo sa table natin, no? Is 2.0 square mmThW. Yan. THW 2.0 square mm, so that is 20 amperes, no? Kasi ito pinakonduit, so nasa loob siya ng raceway, so 20 amperes copper, so THW 20 amperes. So yung ating ampacity for this one will be 20 amperes, no? At 75 degrees Celsius. Okay, unahin natin kung ilang conductor siya for our adjustment factor, so that is 6, no? So 20 amperes. So balikan natin yung table for the adjustment factor. Ito, so kapag 6, 4 to 6, so that is 80%. So 80%, so dito magiging 0.8, no? So this is 0.8, tapos sa temperature naman niya is 30 degrees. So 30 degrees, so ito yung sa ambient temperature. So 30 degrees, that is 1 times 1. Yan. This is equal to, so 20 times 0.8 times 1. And that is equal to 16. So 16 amperes. So the correct answer for this one is letter A. No? Okay. Letter A yung ating tamang sagot, which is 16 amperes.
Yan. Now, we'll go on to another topic natin, no? So, para maasa kayo, no? I will also be sending questions all about load calculations, no? Load calculations ng lahat ng questions, siguro mga 30 questions, including dun sa mga ranges, hanggang dito sa ating last topic, which is all about run circuit and feeder calculations, no? So, this is very helpful. This will be also your guide in designing a house, no? Kung ano nga ba yung gagamitin na wire, yung size ng breaker, etc., etc., no? So, gagamit natin dito yung mga iba't ibang natutunan natin from the first, no? Galing dun sa lighting at receptacle load hanggang sa motor loads. Okay? Ito muna yung ating general method for single drilling unit. So first, pag-calculate ng ating general lighting and receptacle load. So yung gagamitin is yung, no, yung per volt ampere per square meter. To get the area, gagamitin natin is the outside dimensions, no? Okay. Tapos, paglagay tayo ng small appliance load na 1.5. Tapos, laundry load din na 1.5. Sa, no? Ang kailangan natin tandaan ito, even if it is not given, no? Hindi sinabi ng may-ari na meron akong laundry o meron akong small appliance. So, it is advisable according to the code to put, no? To put these two circuit. Because according to chapter 1, yun natin tinatawag na future expansion, no? So if you are going to calculate the load, the wiring, no? Ng isang bahay, yung mismong design ng kanyang mga breakers, ng kanyang mga wires, so you must always have the foresee, no? Makita nyo na agad na someday it will, that house is magkakaroon siya ng improvement, no? Makakabili ng washing machine, makakabili ng mga appliances. So if sasabihin na lang ano, isang outlet lang yan, tapos isang tatlong ilaw, so always bear in mind na ilalagay nyo pa rin to. So that is not mandatory, di ba? Kasi meron tayong mandatory na provisions, but it is only a permissive. When you see permissive, so it is encouraged, no, to put these two types of load, the small appliance and the laundry load. Pero kapag hindi naman sinabi sa ano, kapag may sabihin natin is encouraged, so hindi naman talaga siya kailangan sabihin na kailangan yung i-follow, no? So it is just a permissive rule. Unless sinabi doon sa PEC na kailangan talagang ilagay. Ang advice ng PEC is it is encouraged, no? Ang nilagay doon is may add. So, ibig sabihin, pwede mong dagdagan. Pwede din hindi. Then, apply the general lighting and general lighting demand load to the total of the 1 and 2. Ito, kunya, billing unit. So, 100% nito is the first 3,000, habang ang remaining is 35%, no? Remaining, according doon sa ating table. So, ito yung table na to. Then, compare electric heat against AC load to meet the smaller. Ano yung ibig sabihin electric space heat, no? Kasi this, ang ating political code is based doon sa ano, US, no? Yung NEC. Meron silang heating appliances, yung mga space heaters, no? Tapos meron silang aircon, no? So, sabi nito, if the load of your space heat is much smaller compared to your air conditioning load, huwag mo nang isali yung space heat as your load. Bakit? Okay, let's put ourselves doon sa US. Kailan mo gagamitin yung space heating if winter? Malamig. So if malamig ba, kailangan mo din ba gumamit ng aircon? So that is the logic behind. Hindi nakakasabay-sabay yung speed, yung appliances mo na for space heating at yung appliances mo for air condition. So, hindi mangyayari na isasabay mo yan habang yung space heater ng yung room, naka-on din yung aircon mo. O para ka ng ano dyan, baliw.
So, but for us, sa atin kasi sa Philippine setting, ano, yung usual natin na dwelling unit have no AC heating. Bakit? Kasi sobrang init na sa atin. So we were always considering the AC node. But in case you will encounter a certain problem, you know, dun sa board or in actuality, no, yung strength space heating, i-compare nyo sa dalawa kung alin yung pinakamalaki. Kung alin yung pinakamalaki, yun yung i-carry habang yung pinakamaliit i-omitted. Okay? Then, fasten in place appliance 75% demand for 4 or more. Ano ibig sabihin ng fasten in place appliance? So, yun yung mga appliance na nakadikit. Hindi mo na pwedeng i-remove. No? So, yun lang, no? Yung mga appliances na nakadikit, hindi mo na kailangan i-remove. That is, you see appliance na mga ano, isasamit ang appliances, yung mga malalaki na appliance. Kunyari, you have a freezer, no? Apat na freezer. So, that is a fasten in place kasi if you are going to have that one na nakalagay lang, hindi mo na i-remove, you will always apply 75% na demand if lumagpas na siya ng apat or lumagpas na siya ng tatlo, no? Kasi ito 4. Kapag lumagpas na siya ng tatlo, use the demand factor of 75%. Kapag hindi naman, then carry mo yung lahat as 100%, no? Blow dryers, that is 5 kilowatt minimum. Tapos, if we are going to calculate the neutral ng ating blow dryers, that is 70%. But usually sa ating practice, we will also always consider our neutral not as 70%, but 100%. Bakit? Because yung ating system kasi is, ginagawa natin 100% yung neutral kasi when it comes to our generator is always live to live, no? If we will have a system in which our wire, ang kabila, ang kanyang live is 100% ang kinikili na current habang 70 lang yung feeder, ano mangyayari if all of our supply na will be live to live? No? So, kaya, this is just, a permissible rule, no? Or a permissive rule, but the practice will be 100%, no? So, wala namang mawawala kung 100% because this neutral na 70% is just the minimum. If you go beyond above beyond the minimum, then it's okay, no? In-house cooking, appliances, apply the demand factor, no? Kung ilan yung mga appliances mo sa na for cooking, yung mga ranges. Then ito naman total motor load plus 25% of the largest motor load. No, when you say the largest motor load, yung kanyang full load ampere or the FLA. So to compute for the service conductor, so total computed load, so matapos mo i-apply lahat dito, ito total mo yon, yan yung total computed load divide the system voltage. If you are only considering single phase, that is automatic 230 volts. So, walang 220, walang 240, 230 volts. The service equipment naman, so you have the total load, no? Total nitong lahat, minus the 25% of the largest motor. Kunin yung 25%, ang pinakamalaking motor load mo, times the service factor of the equipment, no? Yung yung breaker mo to, yung protective equipment, times the largest motor. Pinakamalaking motor na FLA, divide the system voltage of 230 volts. So, dito makukuha mo na yung wire mo. Ilan siyang ampacity? Kunyari, 80 per 80 amperes. Dito naman, depending on the type of your overcurrent device. Kunyari, 250 amperes. So, pwede mo sabihin 250 amperes, 2 pole, at 230 volts. Ano ka ng breaker? Circuit breaker. Yeah. So, ganito yung compute. So the optional method will be each of this, no, lalo na dito, bilangin mo kailang ilaw. So mamaya, may naman tayong example dito. So don't worry. We'll make the confusion clear, no? So balik mo tayo sa optional method. Ano ba yung optional method?
optional. The optional, so you get the actual number of lights, tapos kung ilan siya na ilaw, at multiply mo lang, or i-add mo lahat ng wattage. When it comes to outlet, either you get the actual rating of the appliances na nakasakstak doon sa outlet. Kunyari, alam mo na may TV, alam mo na may maliit na ref, alam mo na may dispenser, maliit na dispenser, ilagay mo doon as part of the outlet or the receptacle load. Tapos, pag meron pang extra na outlet na walang ano, na walang load or walang appliances na nakasaksak, ang gawin mo is 180 per outlet. 180 VA per outlet. Ibig sabihin yan, yung mismong outlet, 180. Kunyari, kung 3 gal, so divide by 3, 180, it is 60 volt ampere. So itong ano, small appliances load, so pwede na hindi mo ito ilagay. Tapos, ito naman, you could omit this one, no? Because you are considering the 100%, no? Tapos ito, ito pa rin yung sundin nyo. Ito, itong ano, itong step 6, 7, 8, hanggang 10. Ang mababago lang is from 1, 2, 3. Yan. So hanggang dyan yung optional method, no? Pwede din, if you will, sabihin nyo sa sarili nyo na ano naman kasi yung ibang outlet is hindi naman kasabay na may nakasaksak. So you could apply the 100% for the first 10,000 na load sa outlet mo or sa ilaw mo, 50% sa remaining na 10,000 or sa remaining na sobra sa 10,000. So my table is on that is 2.2.3.4 na table for drilling units. Ang optional, you will not use the table or the volt ampere na per square meter. Hindi mo ilalagay yung small appliances. Itong 1 to 3. So, ibig sabihin ng optional, yung actual mismo. Actual mismo na rating yung ilalagay mo. If you will, if gusto nyo din ano, mag-apply ng demand factor, so the demand factor na will be on the total. Total ng ano, outlet mo. Outlet at appliances at ilaw. Yan sinabi ko, 100%. For the first 10,000, 50% for the remaining sa 10,000. So you are still applying the demand factor, but dito sa part sa ano, sa pag-compute kung ilan yung volt ampere ng ating lights at yung mga outlet, no? Hindi ka na magbe-base sa table. So yun yung optional method. So magkakaroon ng konting ano, konting difference siya, no? Or may konting difference. Ang kadalasan nangyayari kasi is mas maliit yung sa optional. Bakit? Kasi sa atin kasi, especially ngayon naka-lead na, so our lighting load will be much lower compared to the lighting load dito using the general method, no? So kaya nga, if you don't know if ilan talaga yung ilalagay na ilaw ng ating customer or ng at yung magpapadesign, so better use digital method. So ito na yung pinaka ano niya, pinaka peak, pinaka maximum. No? Kasi if in case na ano, na makapag-decide na ng ilang ilaw yung ating customer, so at least pasok pa din tayo doon sa ating conductor at sa breaker. Kasi kaya nagko-compute kasi tayo ng load kasi para sa conductor at para sa breaker. Yan yung pinaka ano natin talaga for the a computation of our load. Okay. Yeah. So, let's have an example, no? Para yung may video na lito, we could have that one, no? Paano natin? Address natin. So, speaking pala ng ano, yung sa service factor, ito, SF. So, these are the different type of your protective devices. So, makikita pa rin ito sa ating table, no? Atong nasa ating Google Classroom. So for this is only applicable for motors. Kasi nakalagay ng matatid ko dito is para lang sa mga motor. So what if walang motor? Sir, yung bahay na ano, walang motor pero may aircon. Remember ang aircon ay motor yan, no? Sir, walang ano, sir, walang aircon pero may ref. So depende on the size of ref, wag lang masyadong mataas yung kasi, you know, wag lang yung ref nyo sobrang laki,
So you could, kahit hindi nyo naisama to. So ang tanong ngayon, ano yung gagamitin nyo dito as service factor? So you will just follow if ano yung dito. If ano yung na-compute nyo as your conductor. Kunyari ito 80, tapos walang motor load, so yung magiging breaker nyo din is also 80 amperes. So yan yung kagandahan kapag walang motor ang isang bahay. There is no such thing as aircon, no? Wala siyang malaking ref, no? So you could use kung ano dito. So ano lang, in getting the total computed load, so maglagay lang kayo ng 25% para dun sa isang appliances na para sa inyo is pinakamalaki. Kunyari, may ref. So, yung ref is 500 watts. So, yung 500 watts, dagdagan nyo ng 25% or multiply nyo ng 0.25. Kaya para makuha nyo yung ano, yung kanyang service conductor. Tapos, pag nakuha nyo yung service conductor, yan na din yung kanyang, tawag doon, ang kanyang breaker. Kasi walang motor load. So, bakit kasi mayroong ganito? Kasi yung ating motors, mayroon yung lock rotor current. Kapag nag-starting, nag-i-increase, tumataas. So, if you are going to base our breaker, ating ampacity ng ating conductor na na-compute, so, that will be the forward current dito. If in case sa starting, mangyayari, yung ating current is tataas pa, for example, is sa 80. So, kapag tumaas ng 80, tapos 80 din yung breaker mo, ano mangyayari sa breaker mo? Yung pinaka-main na breaker mo, mag-trip yun. Kaya meron tayo dito yung service factor, the percentage of full load current, depending on the type of your protective device. So, kapag fuse na time, non-time delay, so ibig sabihin pag may short trip agad, so ito. So, depending also the type of motor. So, kunyari, single phase motor. So, yung aircon mo, single phase. If you have a malalaki na freezer, so that is also single phase. Yan. Kapag, ano naman, AC polyphase na motor, no, one, so that is 300 pa rin. Kapag dual element na, ano, time delay fuse, ibig sabihin ng time delay, nati-trip siya, depending on the severity of the short circuit, mas mabilis siyang mag-trip. Kapag instantaneous trip naman, na yung instantaneous trip, so nagtitrip siya pag no, pag short circuit, instantly trip yung breaker. So ito kasi dalawa fuses. Kapag in first time, so para din yan time delay fuse, no? In first time na circuit breaker, the higher the ano, the short circuit current, madali din siyang ano, magtitrip. Okay? Nawala ba ako? Wala yung sounds ko, tingnan natin. Yun, nawala talaga ako. Ano ba ang nangyayari sa ano?
Audio na ba? Okay, no? So, nagkaroon ng konting ano, fluctuations yung ating ano, internet, no? So, going back sa sinabi ko kanina, so, kaya mayroon dito, this is to compensate the lack rotor current, no? So, para hindi kapag nagmanda na yung motor mo, hindi magtitrip yung breaker. So, kasi sa PC talaga nakalagay, you could have your service conductor and your service equipment, yung breaker mo at yung wire mo, equal. That is kung wala kang motor load. If may motor load ka, so you must always apply the service factor of the equipment. One, service factor of the equipment. Para hindi magtitrip siya in case during starting. Okay? So now we will proceed to the example. Yan. So a drilling unit has a floor area of... Yan. So ito talagang... Ano to? Lumabas na siya sa ano, board. No? Yan. So if in case na may ganito sa board, no, during your board exam, so do not use the optional method but use the general method, no? So kasi hindi naman ibibigay dito kung ano talaga yung yung rating ng mga ilaw. So you are only given the floor area. Okay? So the appliances are isang 1.5 kilowatt dishwasher, isang 4 kilowatt water heater, isang 1 horsepower water pump, isang 1 HP ACU, isang 1.5 HP na aircon ulit, isang 8 kilowatt na range, isang 4 kilowatt na range. So you need to determine the size of the conductor. What do you mean by, nabi sabihin ng size of conductor, yung pinaka main, no? Ano ang kanyang size. Okay? So, for this one, ang ating unahin is to get the, para dito, sa area. That is the demand load for our lighting and receptacle. That is 150 square meter. So, if that is a dwelling unit, ilan per square meter ang VA kapag dwelling unit? Okay, pakiano po sa chat kung ilan per square meter ang dwelling unit ng VA. Ang VA po, yan, 24. So, 24. So, i-multiply mo to ng 24. So, 150 times 24. Yan. So, 150 times 24, so this will be 3,600, no? So 3,600 volt ampere. Tapos, may automatic, you will put one laundry circuit, which is 1,500 VA, and one small appliances. This is also 1,500 VA. I-total mo yan, that is 6,600 VA. Yan. Okay, anong gagawin after dito? You will go for, anong gagawin? Apply the demand factor, no? So, the demand factor will be equal to yung first 3,000, yan yung 100%, times 0.35 ng natitira sa 3,000, which is 3,600. Kukuha mo na ngayon yung demand factor for, or the demand load for your lighting and appliances load. So you have 3,000 plus 0.35 times 3,600. So that is 4,260 volt ampere. So ito, clear na to, no? For this one. Next, ito. Ano yung mga tawag dito? Ito sila. Okay, so yung dishwasher mo nakadikit yan, yung water heater mo nakadikit din yan, yung water pump mo, no, that is also considered as nakadikit, no? So they are considered as fastened in place appliances. Okay, because they are fastened in place, nakadikit sila,
you could only remove them in case of repair. So you will add, no? I-add mo yung lahat ng kanilang tandon, lahat ng kanilang mga load, no? So for the fasten in place appliances, so we have our dishwasher that is 1500, no? So dishwasher 1500 VA. Tapos ating water heater, no? Water heater, so that is 4 kilowatts, so that will be 4000 VA. So bakit direct VA, no? Kasi alam natin yung wattage, that is for ano, for real power, yung VA is apparent. So ito kasi dalawa, they are resistive load. So when we say resistive load, ano yung magiging power factor ng heater natin at dishwasher? So they will be always, the power factor will be always equal to 1, no? Balik tayo sa ating AC circuit, no? Kapag ano siya, purely resistive load, ang power factor niya is always equal to 1. Pagdating sa ating water heater, or water pump pala, so meron siyang ano, 1 horsepower. So this will be single phase, no? Kasi dwelling unit lang, no? So hindi naman siguro sasabihin natin ating bahay is 3 phase, no? So 1 horsepower, if titingnan nyo sa table for motors, the full load for the water pump, or the full load for the 1 horsepower na water pump is 8, no? 8 amperes yung full load. So single phase 230 volts, ikita nyo dyan is 8 amperes. So times mo to ng 230 volts, so you will now have your volt ampere. So 8 times 230. That is 1,840 VA. Tapos, i-total mo to. The question is, do we need to apply demand factor na 75%? The answer is no. Bakit hindi? Kasi yung appliances mo is hindi siya lumagpas ng 3. If naging 4 pa to, the total will be multiplied by 75% or 0.75. So, 3 lang. So, you will just total this one. Hindi mo na kailangan apply yan ng ano, percentage, no? Demand factor. This is equal to 1,500 plus 4,000 plus 1,840. Yeah, so, 7,340. 7,340 VA. Ito na yung isa, ito din yung isa. Kasi itong lahat ng to is i-add kasi natin ito mamayang konti. Then we have for our motor loads. Yung 1 horsepower na ECU, no? So this is the actual motor loads. Yung mga aircon kasi kasama yan sa motor loads. 1H power na ECU. So same pa rin kanina, 8 amperes ang kanyang full load. So at 230 volts or times 230, so that is 1,840. Yung 1.5 naman, HP na ECU or aircon, ano yung full load nito? Itingin po sa table. Ano yung full load ng 1.5 horsepower na ECU? Na aircon. Yan, tama, 10 amperes. So, mas maganda po na ano, na-memorize yun, no? 10 amperes at 230 volts. So, that is 2,300 volt amperes. So, i-add mo lang yan lahat. That will be your motor load. So, you have 1,840 plus 2,300. So, 4,100. 40. Tama ba? Yan natin, check natin ulit. Yun. Di lang pala to isa, dalawa pala. No? Di dalawa, 2 times 2 din pala to. So this is 4,600. Kasi dalawa pala yung 1.5 horsepower natin na ano, aircon. Plus 4,600. So this is equal to 6,440 volt ampere. Yan. Tapos, dito na naman tayo sa ating next na load natin is ano, 1 na 8 kilowatt
range, 8 kilowatt. No? So for the 8 kilowatt range, so if bubalikan natin yung table, kapag 8 kilowatt or isa na 8 kilowatt, so yung demand factor niyan is 80%. Ito, gusto mo naman kabisado niya ito kasi na daanan natin ito, no? Pinakaunang load natin, calculation natin. 8,000 times 0.8 as the demand factor. 6,400. 6,400 volt ampere. Tapos, sa clothes dryers naman, so meron siyang 1,4 kilowatt ba yun? Yan, 1,4 kilowatt. Range din pala, no? Range din pala to. Yan. So, kasi meron pala, dalawa pala yung ano. So, ito, dalawa yung ating ano, range. So, ibig sabihin nito, kapag in-add natin silang dalawa, so, balikan natin yung table na yun. Balikan natin yung table for the ranges. Table for the ranges. Yun. Yan. Ito. Yan. So, table for the ranges. So, meron po tayong isa is 4, isa is 8. No? So, pwede dito, dalawa. So, i-plus natin yung dalawa, that is 12. No? 12 times 0.65, or pwede natin gamitin itong 11. So, column B or column C. Yan. So, balik tayo doon. Hanggang sa pero i-exit na lang ito. Walang layo pala nun. Dito sa amin. Yan. So, share screen ko ulit. So either, gagamitin natin is the 12 times 0.65 na demand factor. So, yung 12 is galing dito, no? 8 plus 4, no? Kasi dalawa pala yung ranges natin, no? Diba kasi ito? So, hindi natin ito pwedeng, gamitin ito, part. Ito, hindi ito kasama. Kasi, dalawa yung ranges natin. So, we'll have this one as a one unit. So, 12 times 0.65. Yan. 12 times 0.65, this is equal to 7.8. Yan. 7.8 kilowatts or 7,800 VA. Pwede din, no? Yung kanina kapag dalawa, 11 yun, kasi kapag dalawa sila na not more than, so 12,000 or 12,000, 11, no? 11,000 VA. So, alin yung mas pinakamaliit, yun yung pipiliin. So, ito yung ating pipiliin. Yan. So, 7,800 VA. So, ito, tapos, ito din. No? 73840 at 426 VA. So, i-ano ko lang to. I-box ko ng red. Kasi yan yung lahat na i-a-add natin. So, 42680. 4,260 plus 7,340 and tapos 6,440 plus 7,800. Yeah, so total computed load natin. Total computed load. So, yung kanina, dito,
This is 4,260. Ito yung para sa light. Tapos 7,340. So plus 7,340. So ito kasama to sa i-add natin. Plus 6,440 volt ampere. Plus 7,800 volt ampere din. So yan yung magiging total computed load. Plus, nakalagay, 25% of the largest motor load. So ano yung pinakamalaki na motor load natin? The 1.5 horsepower, which is 2,300 volt ampere. So bakit hindi 4,600? Itong 4,600 para sa dalawa. So yung isa is only 2,300. Tapos itong lahat, i-divide nyo ng 230 volts. Yan. Plus natin yan. Okay. So meron tayong 26,415. So 26,415 VA, no, paki double check lang din po yan sa may ano sa nagaano nagsosolve din kung tama ba to na total, no, divide 230 volts. Yan. Okay, this will be equal to, yeah, so divide 230 volts, so this is equal to 114.85 ampere. So ito yung ating amperahe ng ating buong load, no? So at normal operation, ito yung kinikerry na current ng ating service entrance or ng ating service drop. Ang tanong ngayon, anong size ng wire nito, no? So service drop, so that will be exposed to weather. So ating gagamitin will be either TW or THW. Okay, for this one, ano yung sa choices natin? So THW. Yan. So meron yung THHN. Okay. So sabihin natin THW, no? Ating gagamitin. So tingnan natin kung ano yung size ng wire na makakasya dito na kayang i-carry yung 114.85. Ano ko na lang yung screen ko para makita yung table. So, kapag nakaano tayo, service, ano, yung inilibing natin. So, THW tayo. So, 114.85. So yung ating wire, so THW copper, that will be 38 square mm. So yung ating ano is 38, so dalawang 38 square mm THW copper, kasi dapat kaya niyang i-carry yung 114, yung 38 natin na ano, 38 square mm na THW, kaya niyang i-carry ang 115. So, ito yung pinakamalapit. Hindi natin pwede gamitin yung ano, yung 100, no? Kasi 114 yung load natin eh, yung ating na-compute na load. So, 115 yung ating gagamitin. So, 115. So, tingnan natin dito. So, ito. So, the correct answer pala dito is letter B. No? Letter B dito yung tamang sagot. 38 square mm TH. W. Ang tanong, bak kung 50 sir, di ba kasya din? 50 na THW copper. So 50. Tama, kasya. No? Pero, bakit kailangan natin considerin yung 38? Kasi compared with the price, itong 38, mas mura to kaysa 50 square mm. Kapag sinabi naman natin 30 square mm na THN. No? 30 square mm na THN. So ganun pa rin. The price is always a consideration. So, kaya kung anin yung pinakamalapit sa required,
So yun yung iano mo, i tawag doon, i-consider mo. So if in case sa choices wala yung ano, walang pardon, mas malapit yung sa THH and compared sa THW, mas malapit kahit kunyari 50 tapos ito 30 square mm. So you always consider which is the must much near na amperahe. Kasi kapag ganyan, mas mura din yan, no? Mas makakamura ka. Kaysa magmura ka dahil sa, ano, presyo. Okay. So, when it comes naman sa wire, no? As per ano, market value, mas mataas yung temperature rating mo, mas mahal. That is the normal, no? Pero dito sa amin kasi, nangyayari, kadalasan ginagamit ng mga electrician, no? Kadalasan ginagamit na is the THHN. O kahit naka-living sa lupa, THHN pa rin, which is not applicable because the THHN is usually used for damp areas. So, later on sa ating ano, sa next natin mga discussions, we'll learn bakit ito sa damp areas, no? Bakit ito sa moisture or ano, the wet areas. Ito, bakit sa wet areas. So, nangyayari ito sa amin, mas mura yung THHN kasi yan yung palaging ginagamit. No? Mas taas yung demand, mas mura. But in reality, mas mataas yung temperature rating, mas mahal. So if you are going to design, kahit kayo yung papili ng wire, so it ang susundin nyo is kung alin yung pinaka mababa yung temperature rating, especially because you are using as a service drop so that is exposed to weather. Hindi pwede gamitin yung THHN, yung THHN hindi mo ilalagay sa ano sa tubo tapos nakahang lang siya, so hindi yan pwede no gamitin. O, mga ilang buwan magiging ano na yan yung kanyang andito yung kanyang nylon coating, so maano na yan, maaagnas na yan or maano na siya, ma-deteriorate, no, it will affect the insulation of your wire. Yan, so tulad ng ano sa GC natin, naka ano yan, naka babad yung wire sa tubig. Of course ano naman eh, parang ang ano kasi ang wire kasi parang ano yan, parang tawag doon, parang sili na, hindi parang sili pala na hindi na na hindi agad mafi-feel yung anghang, no? As ano pala, as a rule of thumb, if in case you are the electrician na kayo nag-install doon, so by law you are liable. Ilang years na liable kayo sa ano sa naka sa bahay na kayo yung nag-wiring or sa equipment na kayo yung nag-install? Ilang years? Sino yung nakakaalam? If in case may mangyari doon na ilang years kayo na ano pwedeng kasuhan? Alam nyo ba kung ilang years? Kunyari, nasunog yung bahay. So, ilang years na pwede kayong, pwedeng masabi na kayo yung may sala. Yan. That, yung ano kasi, yung 15 years that is applicable to the office of the building official at yung fire. That in reality, ilang years dapat recommended na magkaroon ng inspection yung isang building o yung isang bahay. That is 5 years. So, after 5 years, if hindi nagpa-inspect yung may-ari ng bahay, tapos nasunog yon, siguro sasabihin ng ano, ng investigator, you are held liable. Pero, you will have a reason. Sasabihin mo na wala na akong kasalanan dyan. Kasi, that house is not inspected after 5 years. So, bakit yan ini-inspect after 5 years? So, that is to check if pareho din ba yung mga load doon. Diba? Isipin nyo after 5 years, wala kayang nadagdag na ano aircon, wala kayang nadagdag na appliances, hindi kaya nag-expand yung bahay. So, after 5 years, if the owner is not doing na inspection, hindi siya nagpa-inspect no ng kanyang bahay either sa isang ano license or sa isa or sa OBO or sa office of the official, tapos nasunog ang kanyang bahay, you as an electrician or you as the
someday supervising engineer, you could use that argument na wala na akong kasalanan kasi hindi naman siya nagpa-inspect, hindi updated yung inspection ng kanyang bahay. Yan. So meron na ano diyan na acquit or nakalusot dahil diyan sa ano. Tawag doon sa ano. Sa reason na yan, no? Kasi totoo naman nakalagyan sa PC. After 5 years you will always recommend for inspection, which is subject to rewiring. Kasi in case na kapag may nabago, that is will be subject to rewiring. Kapag walang nabago, yun. Kahit walang nabago, after 5 years, ganun pa rin. Ipa-inspect. Ipa-inspect pa rin. After 5 years, kailangan may inspection. Yan. So, kunyari, walang nabago, tapos nasunog. Then you could always say na, o nga, walang nabago, malay natin yung breaker. Nasira yung breaker. Diba? Kasi during the final inspection, hindi lang yung load yung tinitingnan. Pati yung mga condition ng mga service equipment. Yung mga breaker, pati yung condition ng wire. Kine-check yung lahat during the, tawag dyan is the, ano, the, tawag dun, the five-year inspection, after the five-year inspection, no? So, ano yan? Yan yung ano niya. Yan yung standard. No? Pero, sad to say, hindi yan nangyayari sa totoong buhay. Yan. Kaya nga, if you are the electrician, so, magdasal lang kayo na walang mangyari for 5 years. Yan. After 5 years, you will not held liable. No? Tapos pala, someday magiging RMA kayo, pwede kayong pumirma ng Certificate of Final Inspection kahit nakadepende na siguro yan sa inyong lugar kasi baka mayroon kayong mga PEA sa inyong lugar na lahat na lang pipirmahan, hindi na kayo bibigyan. But if in case you will be the one na magpipirma ng Certificate of Final Inspection, so mas mahalaga na alam nyo din to so that you could check if tama ba yung nakalagay doon ng mga breaker. No? If you will be the one to sign, dapat pupunta kayo sa lugar na kung saan yun yung dapat yung inspect. So, wag lang kayong pipirma kasi may bayad. Yan, pirma. Okay lang yan. No? Kasi yung certificate of final inspection, kailangan yun para malagyan ng metro or malagyan ng supply yung isang bahay o isang building. So kapag kayo ang makapirma noon, so kaya kalagay final inspection. So kayo yung final na mag-inspect. Ang gagawin nyo lang kapag tinatamad kayong mag-inspect ng mga bawat break, bawat junction box, tingnan nyo lang kung ano yung nasa plano sa panel board at kung ano yung actual na naka-install sa panel board. Kapag pareho yan, so you are assured na hindi masusunog yung bahay. Outcome na hindi masusunog. If tama yung rating sa plano, tapos yun din yung in-install. Yung design pa lang is piniprevent niya ang short circuit. So kahit pa ano, mayroong loose contact doon sa ano, sa junction box or yung pagka-tapping sa ano, sa mga equipment, may loose contact. Automatic, yung breaker will detect the short circuit. So, as you, as the final inspector, pwede mo din sabihin na tama naman yung breakers niya, bakit hindi nag-trip. So, ngayon, sasabihin, sino yung may kasalanan? Yung nag-design. Tapos, sasabihin naman ngayon ng design, nag-design lang ako eh. Dapat nga, dapat yan yung nag-check yung PEE. So, sino yung may kasalanan? Yung PEE. As electrician din, kapag sinunod nyo lang yung plano, in case may mangyari, tama yung plano, sinunod nyo lahat, from the sizes of wire, sa tubo, sa breaker, masunog yung building, wala kayong liability because you are doing the wiring installation according to the plan. Na yung plano dapat is nakasunod sa Philippine Electrical Code. At sino yung magi-insure na nasunod yung Philippine Electrical Code? Yung pipirma doon na nakalagay kanyang selyo, which is the PEE. Yan. So kaya sabi nga na ano, sobrang ganda maging PE, no? Magiging mayaman pag PE, but meron ka ding mataas na responsibility, no? Because at the end of the day,
Ikaw yung pumirma. Ikaw yung nagsabi na tama yan lahat. Yan. So, yun lang. Kasi, pwede kasi kayong pumirma ng Certificate of Final Inspection. No? Kapag kayo na nakapirma, so, i-check nyo lang yung rating ng breakers. If pareho ba sa plano. Kapag hindi, huwag yung pirmahan. Para hindi kayo magsisi, no? Someday. So, yun yung isa sa mga perks, no? Isa sa mga advantage if you will be an RME. Pwede nyo pirmahan yung Certificate of Final Inspection sa lugar nyo kapag hindi madamot yung PE nandun sa lugar nyo. Okay? So, yun na yun, no? This is our service conductor. If we will consider the service equipment dito, ang gagawin lang natin is ito, ito is except na 0.25, kunyari inverse time yung ginamit natin na breaker. Yan. 2.5. Ito, we will just multiply this one by 2.5 or 250% at makukuha natin yung breaker. So this will be, tingnan natin, yung breaker nito. Okay. Yan. Okay, diba yan? This will be 2.5. Yan. Tapos divide 230. So, yung breaker mo is 130. So you could use 125 amperes. So sinabi ko kapag may motor load, you are not allowed to go up. Go down ka sa next na standard. So 125 amperes na breaker. Okay? So, meron ako ditong na ano, na natitira na ito. And so, ito, I will leave this one to you as your assignment, no? Paki-screenshot lang, tapos pag nasagot nyo na, paki-ano nyo lang sa ating ano, GC, no? So, itong dalawang question na to are all past na board exam questions. So, sa tingin ko, if in case ito yung lumabas sa ano nyo, exam nyo, so, huwag nyo muna itong unahin. Kasi, as like I said, sobrang haba ng ano, session nito. So, unahin nyo muna yung mga medyo madadali, yung mga terms, or yung mga, ano lang, mga simply mga motor loads. Ito, ihuli nyo lang to, no? Because this type of questions are for top-notchers, no? But, to sinabi ko, if you know the process, at alam nyo ng mahaba, huwag nyo munang i-dwell yung time nyo. Kasi baka maubos yung oras nyo. Ito lang yung ma-solve nyo. Diba? Tapos, yung sa for Philippine Electrical Code naman, so yun na lahat na mga ano computations na maaaring lumabas sa Philippine Electrical Code. But nonetheless, even if Philippine Electrical Code yung nakalagay na exam, or yung sa time yun is for Philippine Electrical Code, may lalabas pa rin doon na Ohm's Law, may lalabas pa rin dyan na, tawag doon, na yung sa AC circuit. So, just if, ano, expect the unexpected. Meron nga na technical subject yung test paper, pero may question na nasa Philippine Electrical Code. Yan. So, just expect the unexpected. No, kasi, baka, ano yon, sa pag-segregate ng questions, hindi masyadong segregate. Kasi, talagang 100 items yung i-prepare ng board. 50 sa PEC, 50 sa technical. Tapos, doon na sa pag-segregate ng question. Kung alin dito yung ano yung ilalagay na sequence for technical, sequence for PEC. Yan. Tapos it is also common na may mga questions na magdodoble, no? Kunyari sa technical, yung number 2 at yung number 43 pareho lang. Yan. So if hindi mo alam yung sagot nun, so ang gawin mo is for number 2, letter A yung shade mo, for the number yung isang number naman nag-repeat, so wag mo ding i-shade yung A with siguro B kapag hindi mo alam yung sagot. Kasi if in case na ang answer pala nun is lahat puro B, no, so may check ang isa. Kapag ang ano naman, kapag ang answer naman is puro A, may check ka ding isa. Pero kapag puro A yung shade mo for the repeated question, tapos B yung sagot, so kahit isa wala kang check. Yan. So ganyan. Pero if alam mo yun na question na mong sagutin, so at least meron ka ng automatic 2 points. Yan. So common yan. Meron ang iba na nasa technical, tapos kinahapon na sa PEC, bumalik din na question. So that is very common. So
no need for you na sabihin nyo pa doon sa proctor naman bakit bumalik to na question. So that is normal at mas mabuti nang ganun, kasi if you know the question, isang answer na lang yung ibibigay nyo. Yan. Okay, so as for the table pala. Yan. Okay, so ito, this is the table for the ampacity, no? Yan. Pusin natin ang table na to. These are for the, the flexible cords, no? Yan. So then, no? So ito, hindi na masyado nagagamit when it comes to yung pagkocompute ng mga wires, no? Pero, kasi ito eh? Kasama kasi ito sa table for wires, no? Ito tayo sa baba for the, ito, the ambient temperature. Ito naman for 40 degrees Celsius, no? So, dalawang klase lang yung wire na gamitin mo dito. Yung 90 degrees, yung THHN, at yung 105 degrees, no? Na wire. Ito, these are the ilan yung kasya, no? Ilang conductors ang pwede mong ilagay per box? 200 by 32 round octagonal na junction box. The minimum volume is 205 cubic centimeter. So, kung 0.75 na square mm yung wire ang ilalagay mo, so you will have 8, no? 8 kapag ito yung laki ng junction box. Kapag 2.0 naman, 6. So, kung square, kapag 14, dalawa lang. Bakit kailangan dito? Kasi 40% na ng total volume, no? Total volume ng ating box ang pwede i-occupy ng wire. So, kaya meron siyang maximum numbers. So, this is if instance na pareho lahat ng wire na papasok. What if kung hindi magkapareho, kunyari 7, mayroong 1.25, mayroong 2.0, mayroong 3.5. Ano yung babasihan mo, yung pinakamalaki? O kunyari sinabi, may isang papasok na 3.5. So, kapag may isang papasok na 3.5, so dapat, kahit anong kasing wire pa yan, 5 siya. Kahit isa lang yung 3.5, 5 pa rin yung dapat sa loob ng ganitong size ng box. So ito, importante nito, hindi lang during the exam, kundi someday, no? If you will be, kala na kapag alam nyo nang paano gamitin to, no? So may, pwede nyo na ma-picture out na ito palang junction box ko, ganito dapat karami yung ilalagay ko. If in case, during your nag-wiring kayo, tapos meron kayong box na ganito yung size, tapos sumubra dito, anong mangyayari? So, it will usually cause heating. No? Nag-iinit yung ating boxes. And by the years, anong nangyayari dyan is nag-iterate yung ating tape. At nagkakaroon na yan na ngayon ng short circuit. No? So, it is very important. So, kaya sinama ko din ito. So, itong itong table na to is updated. No? Yung dati na 2009, nabago na yung mga values ng mga na to. Ilang wire yung pwede magkasya. Tapos, so ito, ang tawag dyan is the box fill. Box fill. Okay. So, ito naman is the volume allowance required per conductor. No? Kapag nasa box ka na. So, dito tayo sa mga motors. Yan. So, kanina, no, kung saan kinuha yung 10 ampere, 1 horsepower, yung mga 1.5 horsepower. So, yung sa water pump, so that is single phase. So, ito yung gagamitin na table. Full load current in amperes, single phase alternating current motors. So, 1 horsepower, 230 volts. So, ito yung 230, ito yung 1 horsepower. So, meron kang 8.0. If 1.5 naman, so ito yung 1.5. Ito yung 230. So, yung full load current is 10 amperes. So, single phase to. Kapag two phase naman, four wire, so ito yung gagamitin, no? Two piece four wire. So, sa atin, wala kasi tayong masyadong two piece four wire, no? So, kapag
ang ginamit is two-phase three-wire system. So, live to live, tapos minyong kag neutral. So, yung value na nandito, i-times mo lang ng 1.41. Pero ito, hindi ito masyadong ginagamit natin. Dito tayo sa full load current of three-phase alternating motors. So, dito yung mga motors, no? So, kunyari, 1 horsepower at 230 volts, so 4.2. So, mas mababa siya compared sa single phase. 1.5, so that is 236.0. So, mas mababa. Kasi itong 1.5 sa single phase, same yung voltage sa 230, that is 10 amperes. Tapos, ito naman yung lock rotor, no? Current. So, kapag select na tayo ng disconnecting means. So, yung disconnecting means, the same pa rin yan sa pagkukompute, 1.25 yung ita times. Katulad dun sa ano, tawag dun sa, yung term na katulad dun sa ano, sa overload relay, ng 1.25. Okay. So, kunyari yung ating ano, yung ating motor is single phase, 1 horsepower, at starting, ito ang kanyang, ano, ito ang kanyang current, maximum current na po niya yung ma-achieve, 48 amperes, no? But this is just momentary, no? It will last only 6 seconds, 10 seconds, no? So, momentary lang, sa pag-start lang talaga, no? Ano kasi ito, kaya kailangan natin ng ano, motor starter is, if this will always be, ganun, on-off yung motor mo, so pwedeng masunog yung wire mo. Ang tawag dyan is mag-accumulate yung stress sa wire because of the sudden up-down ng iyong ano, current. For single phase, to yan, single phase. So, this is also for ano, three-phase naman to. Yan, three-phase. Depending on the design, no? Na-discuss ko na to saan dati, sa motors, yung design ABC. Ito naman is for the transformers, no? So, yung mga protection, no? Yung mga fuse cut out. So, the primary, tapos sa secondary. Ito din, for the setting, no? Of your primary protection. Ito naman, ano yung minimum clearance to live parts? So, kunyari, meron kang switch gear, tapos merong bus bar sa likod, no? So, ilang mm? So, ilang mm yung kanyang distance from the box, no? So, kapag indoor, so talagang nakabalot siya, so 115. Kapag outdoor, naka-fins lang yung mga live parts mo, 180. Pero ito yung kanyang ano, 2.4 kV to 416 kV, no? So, for this table, no, at sa lahat pa ng mga table na to, so all you need to do is to, familiarize, no? Familiarize. Kasi siguro yung iba nito is hindi siya lalabas sa ano, RME, but someday talagang magagamit nyo to. No? Yan. Okay. So, any questions? Ay, tanong ba? Ito, ano to? Cord unplug para to. Itanong po ba tayo? So, kung may ano dun sa anong sa load calculations natin, so, pwede kayong magtanong. If wala naman, we could call it a day. Tapos, siguro bukas, I will send to you the ano, 30 items na puro load calculations. No? Mula dun sa pinakauna hanggang sa pinakalast natin na discussion. Okay? May tanong po ba? Or nawala ba naman yung ano ko? Okay. Hindi naman pala nawala. Okay? So, are there any questions? Okay, so ito pala yung ano nyo, assignment nyo. Ipo-post ko din to ano sa ating GC. Yan. Okay? So, tingin ko, siguro nakatulog na. Na hindi naman siguro. Okay, so if there's no question, so, thank you, no, for understanding na yung mga last days natin is hindi tayo nakapag-discuss, no, due to personal matters, and we'll try to catch up, no? Catch up yung ating mga discussion. Tapos, siguro starting tomorrow, I will be sending more, ano,
test questions, no? Kasi may nagbigay kasi sa akin ng mga questions sa no, PEC. So, ibibigay ko na rin sa inyo, just try to familiarize with the questions and the answers, no? Habang medyo malayo-layo pa yung ano natin, puntahan natin. So dapat kasi ano pa ito ibibigay 1 week before. Pero ibigay ko na lang, no? Sobrang dami na ibinigay. Ano yun eh? Mga 1,000 yata yun na questions. No? So, yun lang. Iaano ko na lang din sa inyo. I-relay ko na sa inyo habang mas maaga para mas ma-feel. Mas ma-familiarize. No? Okay? So, if there's no questions, so thank you so much for this evening. No? And I hope na we'll still continue, no, to tagdon na mag-study, no, kahit wala pa yung approval, no, basta hanggang wala kayong na-receive na disapprove, it is good as approved, no? That is proven and tested, no. So wag kayong mag-discourage sa pag-review, kasi baka approve pala tapos yun, hindi nyo na mahabol yung time para mag-review, no. Hangga't walang sinasabing na disapprove, it is good and is considered good as approved. Okay? Yan. Okay? So, if there is no question, so thank you for this evening. So, bukas, we will also have our discussion. Nung sample po. When you say sample, yun. When you say sample, again, oh, meron akong isi-send, no? Nasa technical. Meron din. Kaya nga, umabot ng 1,000, no? We'll be also sending for the technical. Okay? So, yun. Ano kasi, sa technical at sa PEC. So, para maaga-aga ma-familiarize na, no? Pero, hindi ito yung, ano ha, yung iniisip nyo na tawag doon, na galing sa kung saan-saan, no? So, yung tawag doon, galing doon sa tawag sa mismong ganun, no? So ang nagbigay sa akin ito, sabi niya galing doon, pero hindi naman ako naniwala sa ganyan. Pero if meron, then mas mabuti. Ala, may ano na kayo, may konti na kayong ano, hint, no? Kapag hindi naman, then at least nakapag-practice kayo, no? Sa mga questions. Okay? Yan. So thank you and have a wonderful night ahead. Okay?